Sabi ko na kasi sa'yo, kuya, nung simula pa lang, eh gulo yung ginawa mo. Eh buti na lang, di sila nagkasakita ni Ate Daniela. Buntis pa naman yun. Naalam ni Romina. Kaya nga niya hindi pinatulong si Daniela. Eh anong gagawin mo ngayon? Ititigil mo na ba yung pagtulong kay Ate Romina? Hindi. Pag-iisip pa ako ng iba pang paraan. Eh baka dapat siguro, wag mo na kasi i-secret. Kaya lang hindi niya tatanggapin yung tulong ko. Eh ba't kasi hindi mo na lang siya kausapin ng maayos? Mag-sorry ka. O mali mo, patawarin ka. Bigyan ka pa ng chance. Ginig ko muna bahala dito. Teka, saan ko punta? Susundin ko yung payo mo. Larry, sabi ko, Carlos. Okay. Oh my goodness. Wait. Hey, kuya. Hello? Sino to? Ikaw, sino ka? Kapatid ni Kuya. Bakit? Sino ba to? Best friend ako ng asawa ng Kuya mo. Okay? Nasaan ba kasi si Carlos? This is an emergency. Ay, umalis na si Kuya eh. Nakalimutan niya yung cellphone niya. Eh, saan siya pumunta? Hindi ko alam. Miss, wala pa ba si Daniela? Wala pa po, sir eh. Baka namang tinatago mo. Kung ayaw niyo pong maniwala, sir, bumalik na lang po kayo sa susunod. At magpasat po kayo ng appointment para hindi po kayo naghihintay. Be careful. Oh my God! Bumaba ka dyan. Hector! Baba na! Ano ginagawa mo? Kanina pa ako naghihintay dyan sa may reception. Sabi, wala kayo. Eh, pinagtataguan lang pala ako nito. Baba! Pwede ba mamaya na lang masama pakiramdam ni Danny girl? Kakausapin ko lang sandali. Baba ka na! Baba! Sakan mo yung pinto! What the hell are you doing? Ayaw mo kong kausapin, di ba? Ngayon, wala kang kawala. Ano ba kasing kailangan mo? Kaya ako pumunta rito. Kailangan ko ng magaling abogado. Pero kung pagtataguan mo ako, di sana hindi na ako pumunta. Hindi kita pinagtataguan! Bakit? Anong problema? Diyan ko, dali mo na ako agad sa ospital. Bilis! Danny! Boy! Oh, Danny! I have an announcement to make. This is about the Maxwell Charity Luncheon. So for those of you who don't know, the Maxwell Charity Luncheon is a fundraising event to support you. Maxwell Integrated Scholars. Para masuportahan natin yung mga pangangailangan nyo sa pag-aaral nyo. Sir, kasama ba kami dyan? Supposedly, hindi. But for this year, nag-decide ang Maxwell Admin na gawin na lang charity event tong luncheon na to para makasama kayo. Sir, pupunta po ba kami sa mall? Yes, Cassie. Along with the Maxwell International Students. Sir, sigurado po kayo niyan? Baka magkagulo niyan. Admin ang nag-decide, Trina. So, I expect you to be on your best behavior. Okay? I'm sorry. Nasa conference ang doktor mo, Miss Mondragon. How's my baby, Doc? Wala naman dapat ipag-alala. Nagkaroon ka lang ng cramps. Na normal sa mga buntis. Nagsistretch kasi ang ligaments ng abdomen mo dahil nag-expand ang uterus. Pero okay lang naman siya? Yes. But just to be sure, hihingin ko na rin ang records mo sa ubigayin mo. Thanks, Doc. Doc, since I'm already here, baka pwede na magpa-ultrasound na rin ako? Sure, why not? Ikaw lang ba mag-isa? Nasaan ang husband niyo? Hector! Sir, buti dumating ka na. Na-check na namin kaninang asawa niyo. Ano ba? Yes. We could start right away, pero meron lang muna akong kukunin sa labas. Ate, andyan na naman siya. Carlos! Mina! Ano bang hindi naiintindihan mo, ha? Pwede ba umalis ka na?
Romina, patawarin mo na ako. Gusto ko lang naman tumulong. Sa pagnanakaw sa asawa mo? Na pera mo. Na alam natin pareho kung anong ginawa ni Daniela. Ano yung para ibigay mo lang lahat yung kay Daniela? Alam mo naman pala eh. At alam mo kung anong kaya niyang gawin para makuha ang gusto niya. Gusto mo ba talaga mapahama kami? Romina, hindi naman yun ang intention ko. Ayoko lang talaga na mahirapan ka. Ay, Carlos, unang-una sa lahat, ikaw ang rason kung bakit ako naghihirap. At hindi ako magpapakahirap para malaitin ni Daniela. Kaya pwede pa, umalis ka na. Umalis ka na! Pare, nandito ka na naman pala. Hayaan mo muna si Romina. Alam mo, hindi ka kasama sa usapan namin na kaya. Pwede ba huwag ka makialam? Ano ba ang ginagawa mo dito? Ba't di ka pa umalis? This is a private matter. Ikaw talaga. Sabi ko sa inyo, hindi ako haalis dito. At di mo ibigyan ang abogadong magaling. Kailangan ko mailabas si Alvin. At talaga sa akin ka pa humihingi na tulong? Bakit hindi? Eh, ako nga asawa mo. Alam mo, ikaw lang talaga. Napaka-delusional mo. Hindi kita asawa. Shush, tama na yan, tama na yan. Huwag ka na muna magalit. Nakakasama sa baby. It's a good thing na supportive ang husband mo at inaalala niya ang lagay ng baby. We can start na? Dok, kakayanin ko naman ito mag-isa, di ba? May mga test na kailang kang gawin ngayon and it's better na nito ang husband mo. Okay lang, Dok. Lalo pa lang mga ibang pupuntahan. Fine. Huwag mo nang patulan, please. Pare, mali yung nanggugulo ka dito. Umuwi ka na. Sa inyo yung tungkol sa ball? Oo. So, what do you think? Di ko nga alam kung pupunta ako eh. Alam mo naman, hindi ako mahilig sa mga party. Paano naman ako? Siyempre, gusto ko naman ako mag-i-date mo. Tope, hindi pwede. At saka, baka mahalata ng iba na tayo na ulit. Fine. Basta, pupunta ka. Sapat na sa akin na makita ka. I really want to see you there. Please. Kasi? Oh. Sinong kausap mo? Wala. Hinahanap niyo ko? Gusto lang sana namin tanungin kung may partner ka na sa ball. Sigurado ako in-invite siya ni Christoph. Hindi. Wala. Wala akong partner. Wala pa akong partner. Talaga? Oo. At saka, pwede naman pumunta doon kahit walang ka-partner. Pwede bang sabi kayo na lang? Kawawa kasi ito eh. Walang ka-partner to. Ito, di ba sabi ni Cassie pwede pumunta doon kahit walang partner? Eh di, tayong tatlo na lang magkakasama. Dali, magkakaibigan naman tayo eh. Pwede. Uy, sandali. Sandali lang. Let me go! Buka muna, hindi pa tayo tapos mag-usap? You can't make me eat with you. Aalis na ako. Dito ka na, andyan-dyan yung pagkain. Umupo ka muna. Saka traffic sa labas. Hindi naman pwedeng malipasan ka ng gutom. Pag-isipin mo naman yung baby sa sinapupunan mo. Buka muna. O, ayan na. Sige na, kain na. Para maging malisog si baby. Kain na. Ayoko niyan.
Alin dito ang ayaw mo, patatanggal ko. Lahat ng yan. Lahat ng to? Hindi nga pwede. Kailangan kumain ka na. Kakain nga ako, pero ayoko niyan. Gusto mo? Guyabano. Ano? I said I want to eat guyabano. Guyabano? Ay! Winner! Halika rito. Taggalin mo lahat ito. Taggalin mo lahat itong pagkain na ito. Bumili ka ng guyabano sa labas. Ito, pamasahin mo. Sa'yo na yung sukle. Taggalin mo lahat ito dito. Sige, oh. Bakit ka ba nakasimangot ka pa? It's Carlos. Ganyan-ganyan din siya noon nung napinagbubuntis ko si Marca. Lahat gagawin niya para makain ko yung mga gusto kong pagkain. Hindi na ngayon. It's because of that Romina. Alam mo, hindi lang asawa kong inagaw niya. Inaagaw niya din pati yung ama ng mga anak ko. Kap, wala naman ho akong ginagawang masama. Meron lang ho kayo pinapaliwanag. Bigla na lang pumapel itong putong lupang unggoy na ito. Carlos, hindi ka niya sinaktan. Pinapaalis ka lang niya. Romina, bakit siya pa yung pinagtatanggol mo? Ano nga itong dihado, oh? Ikaw naman kasalanan kung mahina ka. Nahawin mo talaga ako, ah. Carlos! Oh, tama na yan! Galang natin ng barangay, please. Ikaw nga gumawa ng gulo dito. Romina, hindi man ako gumagawa ng gulo, eh. Daniela, huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Hindi ako aalis sa tabi mo. Kopyahin mo yan. Number yan ng law firm ng kaibigan ko. Maraming magaling dyan. Makakatulong yan sa'yo. Salamat. Hindi mo ba nakikita? Ako yung kakampi mo dito. Iginaganti na kita laban sa sarili kong asawa. Hindi mo ba yung matanggap? Dahil asawa mo si Daniela at walang magandang may dudulot sa buhay ko. Kung gusto mo akong tulungan, lubayan mo ako at huwag ka na magpakita sa akin. Tumihin, hindi ko magagawa yun. Bakit, Carlos? Dahil mahal pa rin kita. Dahil gusto ko ibalik yung nakaraan natin. Kaya kahit gusto mo, hindi ko nagagawin yung mga pagkakamali ko noon. Hindi na kita iiwan. Cristo! Ayun. I want you to be my date sa charity ball. Thanks, but no thanks. What? Why not? Wala ka namang kasama, di ba? Unless nagkabalikan kayo ni Cassie. What? Hindi ah. Eh, do you have no problem na maging date ako? I'm sorry, Margaret, pero may date na ako. Pero hindi si Cassie yun ah. Sino naman? Guys, is it okay na triple date sa ball? Sure. Mom, you're early. May problema ba? Nothing I can't handle, madam. Maupo ka na muna. Baka masyado ka nagpapakapagod, ha? Tandaan mo, nadadalang tao ka. I know, Manang. Sige, kumain ka na. Tama-tama. Nakahanda na. Teka, kukuha lang kita ng juice, ha? Don't worry, Mom. Everything will be alright. Hello, who's this? Hello, Mrs. Bartolome. Kailangan niyo po pumunta dito sa barangay. Yung asawa niyo po nahuli. Galing niya talaga, Master. Walang panama sa emokong ngayon. O nga, Master. Puro yabang lang. Pero, Master, turuan mo ako minsan ng mga moods mo. Dagdag pogi points din. Huy. Ang tagal ko nang kilala yan si Bossing, hindi pa rin ako tinuturuan. Unahan niyo pa ako. Tama na nga yan. Bumili na nga kayong panghapunan natin para makakain na tayo. Naiintindihan niyo yan. O, tara na. Pera, meron na tayo dyan. Meron na, andito na. Kanina pa nga binigay yung pera sa atin. Yung sinabi. Saan mo natutunan yan? Yung ano? Yung pakikipaglaban ng ganun. Sa
tatay ko. Bukod sa negosyo, Arnis instructor kasi siya noon. Kaya mo, sa susunod, tuturuan kita para hindi na maglakas loob yung Carlos na yun na bumalik. Pero sa ngayon, eto muna. Gamitin mo kay Carlos para hindi ka na nagagambalain ulit. Hindi na kailangan. Kaya ko nang protektahan ng sarili ko. Sige na. Si Carlos Bartolome. Nasa loob po. Kayo ho ba yung asawa niya? Ako nga. Ay, naku, ma'am. Yung asawa niyo, napakababairo. Mabuti pa'y wala yan na ninyo. Oo nga, misis. Pero inyo, nagtapat ng pag-ibig sa ibang babae sa harapan pa namin dito. Papayag ka ba nun? Oo nga pala. Ito pala yung sagot. Sagot saan? Kay Carlos. Sabi niya, mahal ka pa rin niya. Yan hindi naman yung tanong, kaya hindi ko kailangan sagutin. Ako nalang magtatanong. Mahal mo rin ba siya? Leon, narinig mo naman ang sinabi ko kanina. Ayoko nang magkaroon ng kaugnayan sa kanya. Pero hindi mo pa sinagot yung tanong ko. Eh, hindi ko siya mahal. Matagal na yung namagitan sa amin noon. Pero pwede bumalik. Hindi. Dahil may mahal akong iba. Sino? Si Robert. Asawa ko. At kahit wala na siya, hindi matatapos ang pagmamahal ko sa kanya. Oh, ano? Ayoko na maulit dito. Carlos, let's go home. Saan ka pupunta? Pupuntahan mo na naman si Romina? Wala akong pakialam. May pakialam ako! May pakialam ako, Carlos, dahil asawa mo ako! Malapit ko nang tapusin yun. Dahil ba kay Romina? Tell me it's not true, Carlos. Tell me hindi mo sinabi sa lahat ng tao dito na mahal mo si Romina. I'm sorry. You know what hurts me the most? Hindi yung pagluloko mo sa akin eh. Kundi yung mga ginagawa mo sa mga anak natin. Carlos, na-hospital ako kanina. Nanganib ang anak natin. Pero nasan ka? Nandito ka, nakikipagbasag ulo ka? Para ano? Para magpapansin sa babae mo? Why did you become like this? Why? Napakawalang kwento mo, Ama. Hindi ko alam na hospital ka, Daniel. Hindi mo talaga alam. Wala ka talagang alam. Dahil wala akong ibang ginawa, Carlos, kung hindi lumapit kay Romina. But guess what? Hindi mo ba napapansin? She has zero interest for you. Not one bit. Ginagamit ka lang niya. Problema ko na yun. Well, then itong tatandaan mo, Carlos. Kapag naging kayo ni Romina, inusumpa ako. Mararanasan mo kung anong totoong hindi. Mga chismosa! Pamilya natin. But that Romina, ilalayo niya ng ilalayo ang daddy mo sa atin. I don't know what to do anymore. I don't know if I can bring him back. I don't know. Mommy, huwag ka mag-give up. One way or another,
Mawawala din sila kasi sa buhay natin. And I will do everything para mangyari yun. Just wait. Then do it! Danny girl, do it! You don't need him. Bata ka pa, there are plenty of fish in the sea. At yung hindi loser kagaya niya, Danny girl. No. Mas lalo ko siyang hindi pinatawa. Mahal niya si Romina? Mas hindi ko sila hahayaan maging masaya. Hindi ka descendant ng tatlong paring martir. Bumitiw ka na habang maaga pa. No, Savvy. I just need to make sure na hindi sila magkakabalikan. Savvy, please tulungan mo kung maghanap ng paraan para tuloy na mawala si Romina. What do you have in mind? Sisiguraduhin ko lang. Nalulubog si Romina sa kalandian niya. At hindi-hindi na siya makakabawon. I will sue Romina para bumagsak ang negosyo niya. Tingnan ko lang kung hindi niya tuluyang kamuyan si Carlos kapag nalaman niya na mismong pangalan ni Romina ang pamilihan ko.